Ilaayaw muna ng gobyerno na maglabas ng salita sa ngayon kaugnay sa nakahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Carla Abellana sa report. Sa gitna ng ingay sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto, ay ayaw munang magkomento ng administrasyon kaugnay dito. Ang Malacanang ayaw mangialam. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay reklamo ng mga pribadong individual kung saan ang may mandato sa pagtugon ay ang House of Representatives. Sa Senado, pinaiiwas ng liderato ang mga senador na magbigay ng kanilang komento kaugnay sa nilalaman ng impeachment complaint. Sakali kasing lumusot o aprubahan ng Kamara ang impeachment process sa pamamagitan ng 1/3 na boto ng mga mambabatas doon, ay tatalakayin na ito sa Senado na magsisilbing impeachment court batay sa Konstitusyon. Paalala ni Escudero sa mga senador na bilang judge sa impeachment proceedings ay dapat di makitaan ng pagiging bias ang mga senador. Posible kasi na mawala ng tiwala ang taong bayan sa Senado bilang isang institusyon dahil dito. Habang gumugulong na ang impeachment proceedings sa Senado ay bawal na rin interbyuhin ang mga senador sa media. Batay naman sa kasaysayan ay nasa 4 na mataas na opisyal ng gobyerno ang napatalsik ng Kamara. Kabilang dito, si former President Joseph Estrada, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, dating Chief Justice Renato Corona, at dating COMELEC Chairman Andres Garcia. Tanging kay Corona naman na kumpleto ang impeachment process. Di natapos ang kay Estrada dahil sa pag-walkout ng House Private Prosecutors, habang si Gutierrez at Bautista naman ay nagbitiw sa pwesto bago pa man nag-convene ang Senado bilang impeachment court.